4, verse 8. 1 Timothy chapter 4, verse 8, hanggang po sa verse 10. At napakaganda po ang mga talatang ito po na ating pong pagbubulay-bulayan. At pinamagatan ko po siya, fitness and wellness of life. Fitness and wellness of life. Sapagkat ang sabi po sa verse 8, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. And in verse 10, dahil dito, ang sabi ni Apostol Pablo, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang Diyos ang magpala sa Kanyang banal at makapangyarihang salita. Pagkakul po sa pagsasanay ng ating pong katawan. No? Yung pagsasanay ng ating katawang or physical fitness. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, marami pong obsessed na nagpapakyut. Ano papakyut ba yan? Nagpapaslim. No? Gusto magkaroon ng curves ang kanyang katawan. Hindi yung maraming curves kung saan lang po meron yung curves. No? So, kailangan po para lang sa ganun. Ito yung nakikita. Parang gusto niya makita, wow, ang sexy. Ang ganda. Diba? So, sa physical fitness, marami po talaga ang nahuhumaling ngayon. Kung kaya meron po yung mga nagmamarathon, makikita mo po, no, dyan po sa mga gilid-gilid, dyan po sa Riverwalk, no, marami po dyan. Sila po ay nagmamarathon, may grupo po ng mga nagmamarathon para may kasama po sila, para physically fit po sila. And then yung iba naman po ay sa bike, no? May group of bikers, no? Ano po yung purpose nila, no? Para maging fit yung kanilang katawan, para po magiging healthy, no? So gusto rin po namin lahat magiging healthy. Actually, even ang ating pong government ngayon ay nagkakaroon ng tinatawag na MDRRFC, yun, risk reduction. Ano pong ginagawa ng ating pong government ngayon? Preparedness sa mga darating na sakuna. So paghahanda po, kaya nagkakaroon po ng tinatawag na drill, nagkakaroon ng mga exercise para bawat isa po sa atin na nagpa-participate pag dumating po ang tsunami o dumating po yung tinatawag po nating earthquake, handa po tayo at alam po natin kung ano po ang ating pong mga gagawin. So ito po ay parang napakalaga, no? Para lang po sa kaligtasan ng ating pong physical na pangangatawan. At ito po minsan ay higit natin binibigyan ng atensyon. Kasi po, gusto po natin ay physically fit po tayo. Bawat isa po sa atin. Sabi nga po, health is wealth. Kayamanan. Oo nga naman, kayamanan po natin yan. Basta ikaw ay healthy, hindi ka sakitin, malakas ka, ano po. Kasi kahit ba naman ang dami mong pera, kung ito na may sakitin at hindi makabangon, hindi ang hirap po naman nun. So, ang tao ngayon ay naglulong na magiging physically healthy. Matigil po sa lahat, nais po ng Panginoon. Napakaganda po itong mga preparation po natin, ng mga bagay-bagay na ito, na nagkakaroon po tayo ng physical fitness, nagkakaroon po tayo ng exercise. Sino po ba dito ang nag-exercise tuwing umaga? Yung mga nagsusumba. Wala nang susumba sa atin? Nagsasamba lang kay Lord? Di ba? Minsan ganun eh. No? Para wala tayong time na makipagsumba-sumba sa mga grupo. No? Ang panahon lang po natin ay sumamba sa ating pong Panginoon. Pero pwede naman po yung mga Christian music ay gawin po natin ano?
lie. Kaya sabi niya, totoo, true. No? Ang bagay na ito na dapat paniwalaan po natin. Bakit po? Dahil ang sa pinagsalita ng Panginoon, ang pagkakaroon po ng spiritually healthy ay may pakinabang hindi lamang sa buhay na ito. Ito, sa mundo na ating pong pinagkakalawan. Pero sinasabi niya, may pangako ang Diyos na ang kanya pong pangako ay hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Ano kaya yung buhay na darating na yun? No? Yung ating pong spiritual life. Kasi bawat isang tumanggap sa ating Panginoon ay meron pong everlasting life. So, meron po na dapat po natin itong binibigyan din po ng halaga para magiging spiritually healthy ang bawat isa po sa atin. So, kung paano binibigyan po natin ng atensyon, no? Ganun din po ang prinsipyo sa ating spiritual life, no? Yung physical fitness, physical training ay napakaganda. Pero bigyan din po natin ng higit pang atensyon yung po spiritual na relasyon po natin sa ating pong Panginoon. Now, how to be healthy spiritually? Gusto nyo po ba magiging healthy? Amen! Ewan ko kung ayaw nyo po magiging healthy. No, napakaganda po na tayo po ay healthy sa ating pong spiritual life. So, meron pong mga steps para magkaroon din po ng magandang forma, magandang hubo yung ating pong spiritual life. Sapagkat kung ikaw ay nagmamature spiritually, nagre-reflect din po yan sa buhay mo. Nakikita din po yan sa aura mo na parang hindi tayo masyadong kagandahan. Pero dahil spiritually nagmamature ka, gumaganda ang puso mo, gumaganda ka sa harapan ng ating Panginoon na a-appreciate po niya ang bagay niya. Kaya, para tayo po'y magkaroon ng tinatawag na spiritually healthy, mahalaga po yung it is your responsibility. Tandaan mo, responsibilidad mo yan. Kahit po sa ating po mga kapulisan, kasi ang dami po natin mga pulis po, talagang grabe ang exercise po nila. Pero pag sila po ay sa panahon na nag-exercise at sila po ay hindi tumuloy, hindi po sila makakagraduate. Ano po? Kaya kailangan pagdaanan ng mga bagay-bagay na ito. And it is your responsibility para ikaw ay magiging healthy. Yes, sa mga atleta po natin, mga Pilipinong atleta po natin, mga boxing, yung mga basketball, alam niyo po, mayroon yung kanya-kanyang coach yan. Pero kahit gaano pong gawin ng coach mo, kung ikaw mismo na atleta ay hindi mo ginagawa yung responsibilidad mo sa harapan ng mga kapwa mo atleta, hindi mo ito pinagbubuti, parang okay lang, no? Parang minsan lang yung pag-training, what will happen? Mananalo ka kaya sa anumang mga palitsahan? Baka nga ito pang magpapatalo sa iyong grupo. And so, ano kung mangyayari? Ikaw at ako, meron pong responsibilidad para magiging healthy po ang bawat isa po sa atin sa tayo bantay ng ating mga teacher. Now, even in our church po, magtuturo lang po kami, mag-preach po kami, pero hindi po namin kayo nababantayan every day. No? Ganon din po yung mga teachers nyo sa school ng PE, no? Tuwing kayo po ay naka-schedule ng subject na lang, doon po kayo pumupunta. Pero kung gusto mo talaga magiging healthy ka at gusto mo talaga magtatagumpay ka sa labanan, ano ang gagawin mo? Pagpuputihin mo, di po ba? Pagpuputihin mo, why? Ang labanan po
gagawin yung part natin. At lalo na, meron po tayong mga sponsors. Di po ba? So, bawat isa po sa atin pong paano, yung ating pong physical fitness, pinapangalagaan po natin. Ganun din po yung ating pong spiritual life. No? Kailangan po natin inaayos ito. Why? Meron din pong competition. Meron din pong labanan. At hindi yan maiiwasan. Hindi, yung ating pong kalaban ay hindi lamang po tayo ay itidistract, ililiis, hindi sa lahat, itidistroy niya tayo. Kung hindi ka alerto, baka mabiktima ka niya. Sino mo ba yung ating pong kalaban na kailangan mong healthy spiritually? Meron ba po tayong kaaway? Meron! Hindi yung kapitbahay mo na kumukudya sa'yo nung ikaw ay na-born again. No? Lalo na kung anak ka, tapos yung mga anak mo, hindi pa, ay yung mga magulang mo, hindi pa Christian, ang sasabihin sa'yo, pagtatawanan ka, ipipersecute ka. Pero, kung hindi mo ginagawa yung responsibilidad mo sa harapan ng Panginoon, may posibilidad na mangyari. Ano po? Baka mahalayo ka. At malihis ka. No? Matisparang ka na kaaway, gagamitin po niya yung mga mahal mo sa buhay para lang siguro mailayo ka doon sa presensya ng Panginoon. Kaya dapat aalalahanin po natin ang mga bagay-bagay na ito. Kung natin kalilimutan mga kapatid na meron tayong kaaway at yung ating pong kaaway na walang iba kundi ang demonyo, siya po ay 24 hours nagising. At nagbabantay. Tulad ng umaatungal na lion, sabi nga po ng 1 Peter chapter 5, verse 6, and that is the devil. John 10, verse 10. Ano sabi niya? No? He came, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Grabe assignment niya po sa atin. Eh kung hindi po tayo spiritually fit, baka mamaya, kita mo na lang, parang awanan niya ni Ganas mga panang. Lalo na po kung hindi ka, hindi mo binabasa ang kanyang salita. No? Mawawalan ka ng amor sa paglilingkod. At hindi po tayo papayag na gano'n ang mangyari. Bakit po? Kung paano nakikita po natin sa natural world, sa ngayon, ano po ha? Ano po nangyayari sa buong sanlibutan? Di nga po ba? Kailangan lagi na sa iba't ibang departamento ng ating government ay meron pong pagsasanay, physical preparation. Baka darating yung the big one na sinasabi po. But we are praying na hindi po ito matuloy. Ano po? Kasi po, alaki po ng destruction na mangyayari. And so, nagbabantay po tayo ng panalangin sapagkat kung mangyari yung tinatawag na the big one, 7 point something daw po ang lakas, no? From Laguna to Pampanga. So yung mga bitak-bitak sa ating pong mga kalupaan po, why kailangan po ating panalangin na maging handa po tayo sa sitwasyon na yan. Salamat, hindi man po nakarating dito po sa Laguna. Pero hindi naman po tayo natutuwa na wala silang nakikita na fault line sa ilalim ng ating pong mga lupain, no? Kasi affected pa rin po tayo. Tignan nyo na lang po yung mga crisis na nangyari sa ibang bansa nung labanan ng Ukraine at ng Russia. Di po ba nagtaas ang ating oil? Hindi lang yung oil ang tumaas. Sumama na po lahat. Tumaas na po lahat. So kailangan yung mga bagay na yan ay pinaghahandaan natin. Ano po natin pinaghahandaan? Ay huwag tayong basta yung parang one day millionaire. Na kapag may pera ka, gasto dito. Ang init ba? Yung bang parang hindi ka mapalagay na kailangan magasto. Ano kaya ang aking bibili? Parang masyadong, ano, mainit yung ating pong kamay. Gusto natin ubusin ang lahat. Eh, kailangan ng paghahanda. Kasi hindi natin hawak ang panahon. No? So ngayon, sino mag-aakala na magkaroon po ng lindol sa Mexico, sa Papua New Guinea, doon sa Japan, sa Korea, no? Ang daming mga bansa. At ang sinasabi ng Biblia sa panahon na yan ay magkakaroon po ng tinatawag na
Tago po. Yes, apektado po tayo mga kapatid. So, ang ating pagpiprepare po ay hindi lang mag-i-impact ng mga material, na mga yung mga pagkain po natin, mga foods, no po, na supply po natin, kundi higit po sa lahat. But spiritual impact. Kasi po, very visible yung po mga tao ngayon, yung pumapasok ng spirit of depression. Diba? Parang, pag nagkaroon ng problema, lumot na lumot. Meron akong isang kabataan na pagalitan lang. Anong ginawa niya? Nagpakamatay. No? The spirit of depression. No? The devil is trying to put in our hearts yung spirito na yan. Kung hindi ka ready sa yung spiritual life na makipag-battle, maaari po mailalupang sa presensya ng ating Panginoon. That's why yung responsibilidad mo na lumago sa buhay mong Kristiyano, gampanan mo po. Dahil kahit anong pakain po namin dito po sa may harapan, kapag ka iniluluwa po natin yung mga word of God, never na magbigay po ng benefits, sustansya, vitamina, protina sa ating pong spiritual life. Di po ba? Amen? So kung gusto niyo po ay lumuso ang spiritual life po natin, mahalaga yung sabi po, absorb. Number two, absorb the word of God. Kailangan ipaulag mo, no? Tanahan mo nga, ninamnak na din paulag, isa sa uliyaw po Diyos. Kasi minsan parang sa word of God ay meron talagang part of rebuking. Diba? Yung bang i-correct ka din, i-re-review, parang ang hirap po kasi yung bahagi na yon. Kapag tayo po ay pinagsabihan, no, kapatid, parang hindi tama yung ginagawa mo. Parang bang ano, at ang espiritu ngayon, sakit din akong, no? Saan ka ngayon makaget over, e jene, nangagam, bagsak. Isama pa sa kulan, nga dito ay bahagi, isa sa unyaw ng Diyos, ha? Yung ikokorek tayo. Tapos sino pa ba po ang magkukorek? Magtatama sa ating mga likod, mga malikod din tayo mga kapagpapakatid. Huwag mong i-consider na iyong kapatid mo na nag-rebuke sa iyo o nag-correct sa iyo ay hindi kanya mahal. No? Kundi ganyan sila ay ginagamit ng Diyos para lang po sa ganun tayo ay maituhin. Bakit? Nais na makita ng ating pong Panginoon na tayo nga paslan to DJ ngay bain-bain. Nga DJ ngay nasagit lang at nagasagit ng kidaman. Awan na nagkaputan. No! Bahagi po yan ang paglago ng ating pong Christian life. Kasi aminin natin, hantay mga perfecto, di ba? Marami talaga tayo mga kahinaan, marami talaga tayo mga pag-uugali pa na hindi po lubusang pagnatanggal sa ating pong mga buhay. At nais ng Panginoon na there are times na kasing po, no? Para magiging spiritually fit po tayo. Ano ginagawa po ng iba, mga kapatid? Di ba ang papalay po sa aksyon na ba? Nabilitas na uwang, nagpintas na itang sa 12 ohms, no? E so na dapat may katagay fat-fat yan. Tapos saan mag-angako? Nga, in kan. So, there are times na even sa ating pong spiritual life, kailangan maalis, matanggal ang mga bagay na ito para po kumanda yung ating pong shape sa ating pong spiritual life. And that's why kailangan po natin i-absorb yung salita ng ating pong Panginoon. Di ba may mga steaming tea? Meron ko pa naman ngayon. May mga steaming tablet. Sino sa inyo ang gusto ganun? Yung nakatry na ng steaming tablet. Wow, aminin. Ayaw talaga, wala talaga. Amen. At salamat naman sa Lord, no? Kasi we love ourselves. Diba? Mahal po natin kung ano itsura po natin. Kahit anong pagpupunan po nila. Pero sabi nga po nila, sa panahon po ngayon, kahit pag ano ka pangit, no?
open doon po sa salita ng ating pong Panginoon. Okay? So, kung baka para bagang sino ka na kayo ay kinakabatasan nga nagsipsip iti unas? Nung mga kapanahonan ko namin, ano? Bakit pa na, at ati, ako, tinulula na ang unas. Kapagyong mo, ay kaunasan, gayang sumerienda mo, no? Sipsip na sipsip na arawin ng pagkikasta, mangtad iti pigsa, quench our thirst ka. Ha? Tama ba yun? Quench our thirst, no? Diba, gano'n ang pinagawa natin. So, kailangan mo, gano'n ang gagawin na nagsisipin mo. Ang word of God, kailangan mo i-absorb, no? Kailangan pumasok sa kaibuturan ng ating puso. That's why, ang sabi po ng salita ng Panginoon, Hebrews, chapter 4, verse 12. Yan. Muna natin tinawag sa Narabaw na translation. 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga po, dahil buhay ang ating pong Panginoon, nabubuhayan tayo ng pag-asa. At sabi niya, ito ay mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang kanin. So, mabisa siya. Makapangyarihan po siya. No? Ang salita ng ating pong Panginoon. At ito po ay bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga hakap ng puso. So, yun po. Kapag na-encounter po natin yung Word of God, sabi niya, nag-de-divide. Ito po ay pumapasok sa ating kasukasuan. Di ba ba na sino sa inyo nakatry ng i-inject dito sa may likuran? Nakatry natin pastora, no? Masakit, no? Pero alam niyo po yung ano, nung napunan po ako, dito po talaga, in-inject. Ang sakit talaga po, yung pagpasok. Para bagang yung pagpasok ng injection na yun, imamagdi yung half body mo or full body mo. Tama po ba? Ganun ang mangyayari. Kasi pumapasok siya sa kabukan ng iyong katawan na para bagang wala kang nararamdaman. Kaya kahit anong iwa ang gagawin sa'yo, sugat-sugatan ka. Tapos panonorin mo doon sa ano sa taas. Para natatakot ka lang, pero wala lang, hindi mo nararamdaman. Di po ba? Ano po ang ibig sabihin? Kapag tayo po, ina-absorb natin yung Word of God, mga kapatid, ito po ay pumapasok sa ating kasukasuan. At kapag ito po ay nakapasok sa buong katauhan po natin, mga kapatid, imbes na sasaktan ka ng lubusan, no? Parang hindi mo na napifeel. Minsan kahit anong sinasabi ng kapitbahay mo o kaya sino man po, sinisiraan ka. Parang, ano ang gagawin mo? Lord, patawarin mo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Amen? Kaya mo natin, no? Hindi yung kapag nasaktan ka, kumanda ka. Dago ang walang ganti, no? Parang nga, ganun. Pero kapag ikaw ay isang nakakilala sa Panginoon, Lord, maawa ka sa kanya. Patawarin mo siya, Panginoon, kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Nagagamit mo yung Word of God. Why? Yung Word of God, na-absorb mo na. So kapag kami lumalabag sa'yo, sabi mo, Lord, vengeance is yours, not mine. No? Hindi mo naiisip na ikaw ay gumanti, kundi pinagkakatiwala mo sila sa Panginoon. Amen. Di po ba yan yung daan na ikaw po ay gumaganda ang iyong spiritual life? Pumintintas ka magsa. Ang basihan ng kagandahan at sarapan ng Panginoon ay hindi po yung kapal ng pagbagay lang naman po, ano? Pero nung panahon po namin, ang hapag ng lipstick, meron po kami mga gripping. Pero, ang kagandahan mo sa atin, sa Panginoon, mag-makeup ka man o hindi, maganda ka pa rin. Dahil na-appreciate ka ng Diyos na tumawag sa'yo. Amen? At ang kanyang espiritu ay nananahan sa'yo. Kaya umuwas po ng kagandahan mo. Ibig sabihin, nagre-reflect yung glory ng
valentine, kita umman na itarong. Mga ganon, no? So, hindi po ganon, okay? So, purihin ang Panginoon, nais ng Diyos na ang kanyang salita ay maitanim ng maigi sa ating pong mga puso. Nang sa ganon, ikaw at ako ay mag-benefits sa mga dulot po nito. Kaya dapat yung word of God na ito lagi po. May mga Bible po kayo. No, minsan po ang tamad natin magdala ng Bible. Kahit nga po yung Testament, minsan po. Parang pigat ba naman yung Testament? Ma, kaya po ba tayong church? Minsan wala tayong dala. Kaya ang ano natin is yung mga gadget. No? Pero yung Holy Bible, minsan kasi, alam mo, maraming distraction eh. Pagkahawak mo yung cellphone mo. Matamtama, imbis nga nagbasa ka. Ay, nakita niyo message, inon mo yung wifi mo. Ay, yung message ni Pastor. Eh, mapagpag tinaal-altawanan na, huwag pa'y nabasa. Eh, so nga, temptation din kasi yan. No? Kaya ipo pa rin yung may dalakang salita ng ating pong Panginoon na siyang bumabakas sa'yo, kapatid. Amen? And the last one, cleave to His word. Yan, isa sa uniya mo Diyos. Para bang kayo ay sanggang dikit. Kumbaga sa tikka. Sino ka na yun? Iti nakadasan na nga nagamatan titikka. Nakatry no? Wala na. Diba, sakit naman na. Talagang tuko. Talagang kapit siya. No? So, parang kapit siya. Sa, hindi yung kapit sa patay. Okay? No? Kundi yung ano, yung word of God ay kailangan doon ka kumapit, no? Para lang sa ganun, hindi kayan mahulog, no? Kasi marami talaga ipalapal ni Diyon yung kita. Tapit kas na may adayo ka, isa sa uniya ng Diyos. Kamunaan na itidayo ko yung tiyempo. Di pang bubutang. Ni Diyon yung pagkanapang pag-church, ay na maalisan ka. Ay na kinapagpag mo na nakapagsaka. Kailangan tayo magpararap na nola ang tipagibasyan kayo at baka maalisan ng pastoy tapos nilagay. Paano mo ito? Pagpapag mo ka ati ba nakabali ni Apo? Ang kararap mo proteksyon na naka ni Apo Diyos. Diba? Kailangan po natin yan. Nang sa ganun po, makapagpapuli po tayo. Dahil sa totoo lang, sa ibang mga churches na po, sa mga cities po, na kung saan wala pa yung mga katulad nito na face-to-face po is marami na po ang tumigil. Dati mainit, pero dahil po walang church service, at hindi lang po walang church service, walang pagbabasa ng Biblia, hindi siya kumapit sa Panginoon. Nalaglag, no? Kaya kung nandang kasta, at atipulpul siya na kanaga. At as hindi sa mga pulo ng alutiit. Nag-exhibition ka noon, di ba isa? Nagpalakpak. Nag-iay siya. Manong tinabati. May saan nabati? Ang sabi naman nila, wala daw kung natira. Kasi yung nag-exhibition, nahulog siya, pumalakpak naman yung siya. Kaya kung pumalakpak po sila, nakapitaw po sila. Kaya wala daw po natira. May, mga kapatid, huwag po natin pahintulutan na habang nag-enjoy po tayo sa ating pong spiritual life, maliputan na kayo, itinuman nyo. Maiyaw-awal na tayo magpansap, no? Kaya na, ngayaw po, patatutuloy tayo na nakakapit kayong buwana. Kakunanan is sa una, and John chapter 15 verse 4, kunan nakapagsak. John 15 verse 4. Kayo'y manatili sa akin, at ako ay sa inyo. Gaya ng sanga na hindi makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin, wala tayong nagagawa. So kung nais mo na sa iyong spiritual life mo na to-prosper, tumaganda, lumalago, manatili na sa iyo pa ng Diyos. Hindi
makarinig po tayo. Yes, ang sabi ng salita ng Panginoon in Romans chapter 10, verse 17, faith cometh from hearing and continues hearing the word of God. So, ganun magkakaroon ng pananampalataya. E, paano na po kung ang ating pong servisyo ay tumitingin ko lang po tayo makaka-attend. At minsan pa po, may mga pagkakataon hindi pa po tayo nakaka-attend. Kaya po, para makapanatili tayo sa ating Panginoon, every day of our lives, mga kapatid, pangangalagaan po natin. Kasi biruin mo naman, limo ka lang kakain. Isang buong linggo, hindi ka kakain. Ano nangyari sa'yo? Ay, ito, pili kong kamutan na niya. Nagpuntong kamutan. Kaya kasabuan, ito pagkain ng spiritual tayo, awan sa bali, no di iti, sasaoni, Apo Diyos. Na habang inalagaw ka mamamangan, lumulungod ka. Pumipintas, lalo na, nang itikad ka ng kaligay na sustansya, na kung iti protina, na kung iti vitamina, kapagsat, magiging healthy ka. So, ang word of God, mga kapatid, kapag ikaw ay nadidepress, kapag ikaw ay tinamaan ng operasyon, or there are times kung wala naging encourage sa'yo, ang palagay mo, ang pakiramdam mo, parang mag-isa ka na lang. At kapag nag-iisa ka, at wala nga, nagbibigay sa'yo ng payo kung ano ang tumatakbo sa isipan mo, kung ano ini-inject ng kaaway. That's why, may mga tao sa kanilang pag-iisa, akala nila yung kanilang mga problema ay wala ng solusyon. Kaya po, ang tingin nila ay walang solusyon, anong ginagawa nila? Tinatapos nila ang kanilang mga buhay. Diba? Parang ang dali lang po. No? Na ganon. Pero mga kapatid, ito ang meron tayo. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng courage to go on, to move on. Maulan niya ititaw-dala ng itibiyan mo kapsa. Kayang-kaya na kamakunan niya po Diyos. Numan pa'y itinapalapas kasla dinadaon ti demonyo itibiyan mo. Hangkang mawa na itinamnama, na niya po Diyos itimangiaon din ka tat nitikas na. Di tinakaw ti demonyo na petisyon itibiyan mo. Kayang-kaya niya po Diyos na ipaay din ka higit pa ang pagpapala na matatanggap mo. Higit pang katagumpayan ang ibibigay ng Diyos sa'yo sapagkat hindi ka kailanman lumayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Kaya nang sabi ni Pablo, sabi niya ganyan, nothing can separate me from the love of God. Awan kaya naman nga panag nga makaiyatayogan ka in presensya niya po Diyos. Kayang-kaya mong pagtagumpayan ang lahat-lahat ng bagay. And that's why Philippians chapter 1 verse 6, no, sabi niya ganyan na, the God who began a good work in you and me, in all of us, He will carry it on unto completion until the day of Jesus Christ. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na makita ang bawat isa sa atin na physically fit po tayo. Mahaan nga DJ ay uugot-ugot na makadanon ni Chay langit. No, dikat healthy ka. Well and good ang spiritual life mo so that you can receive yes, our rewards from our Father in heaven. Amen? So don't forget our basic na Christian life. Ano? Ang basic Christian life natin. Read the word of God. No, diba? Read the word of God. The Bible. And then, pray. Sabi ba niya, once a week? Or kapag ka ay, ikaw ay kumain lang ba? Pray every day. Hindi niya sinabi, pray every once a week. Or pray every time you will receive a blessing. But sinabi niya, pray every day. At huwag din natin paliligtaan na makihalo-bilo ng ganito. Then ang sabi ng salita ng Diyos in Hebrews chapter 10 verse 25, ang sabi niya naman, huwag mong paliligtaan. Makikipag-tipon. Makikipag-fellowship. Sapagkat sa pamamagitan niyan,
lumalakas ka. May mga mensahe ang Panginoon. At dati pautihin niya po Diyos, ngayon papakain natin kung mong gano'n kayo sa tapunan sika, umiksa ka, tenis pa rin wala kapag nagbiyang umansa. E so nga, ang kamulitipatan ni Timaki, fellowship. Pag ginawa natin ang mga bagay-bagay na ito, mga kapatid, ang sabi nga po ng salita ng Panginoon, the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya hindi nakikita, no? But the just, ikaw na matuwid na lingkod ng Diyos, mabubuhay ka sa iyong pananampalataya. So, tikarin niya po Diyos, and this I conclude. Tikarin niya po Diyos po na na, siyang nagrahangad ng pagkupo ng kataas-taasan ay nananatili sa pagkalingan ng mga pangyarihan. Ay mapakapagsabi kay Yahweh, mukha't kalungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib, una na, sa panganib at kitab, ikaw ay kanya ililigtas. May promise the Lord, no? Ililigtas ka niya, yes. Hindi mawawala ang panganib sa mundong ito. But the Lord will save you, at ang sa niya, at kahit ano mang matinding salot, yeah? Salot, you know, pestilence, or any earthquake, famine. The Lord, sabi niya, magdaranas pa man. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. So the Lord will spare us. No? Ilalayo niya po tayo, mapansyakan ka man, bansal, na makaranas talaga po, na maminsan, na dati saksakin, na sa kanyang talagang, ay na, mag-adjustment po. Kay muli ang gibantay, si Manuka gibantay, at duwang ang kilometro siguro niya pinag namin, talaga man nag-riga magkas, si Makit na talaga lang ito'y legs po. But, hamod na rin dyan, iti, hadlang, at nantay na maaramin, ipapaaramin ni Apo Diyos na natayo makapsan. It takes courage, Panginoon, mga kapatid. Step by step. Hindi ka naman lumago agad-agad na nagpasama kayo, and then maging malago ka na, nagtaklo ka na, nagrampayan ka, na para bang kaya mo lahat. No. You need to have courage to step by step, to move forward, at kahit po gaano kahirap, maraming dilalim sa daan, makakaya mo yan. Sapagkat hindi lang kapatiran ang gabay mo, higit sa lahat ang presensya ng Panginoon. Ang siya, gumagawa